ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa 17th linggo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin siya sa isang linggong nagdaan, sa mga biyaya at pagpapala, lalo na sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay sa atin hanggang sa sandaling ito. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul, at tinampakinggan ang tagpo ng pagtuturo ng Panginoong Hesus sa mga alagad kung paano manalangin. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 13. Isang araw, nananalangin si Hesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung papaanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Hesus sa kanila, "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin kami sa aming mga sala. Tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi, 'Kaibigan, pahiram nga ng 3 pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.' At sasagutin ka siguro ng nasa loob, 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakaiga na kami mga bata. Hindi na ako maaaring tumayo upang bigyan ka.' Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa iyong pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihiling nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya." Isang mapagpalang araw, mga kapanalig. Ako si Sister Noemi ng Daughters of St. Paul. Mga kapanalig, marami tayong hinihingi sa Panginoon sa panalangin. May humihingi ng kagalingan sa kanilang karamdaman. May humihingi ng trabaho o hanap buhay. May humihingi ng liwanag sa kanilang kalituhan. May humihingi ng lakas sa gitna ng panghihinang nararanasan. Sa Ebanghelyo ngayon, itinuturo ang unang dapat nating hilingin, ang presensya ng Banal na Espiritu. Siya ang ating lakas sa mga oras ng kahinaan. Siya ang kaibigan natin sa gitna ng matinding kalungkutan. Siya ang liwanag natin sa gitna ng kadiliman. Siya ang nagtuturo ng katotohanang ipinapahayag ni Jesus. Kung nasa atin ang Banal na Espiritu, wala nang kulang pa. Sinabi nga ni Santa Teresa ng Avila, "Sapat na ang presensya ng Diyos." Manalangin tayo. Panginoon, papag-alabin mo po ang apoy ng Banal na Espiritu sa aking puso nang mapuspos ng kasiyahan, kabutihan at pag-asa ang aking pag-iral sa mundo. Lumago nawa ako sa lubos na pagtitiwala sa iyong walang hanggang pagkalinga at awa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito,
i-message lamang kami sa Paulines Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa ating mga pangarap at pinaplano sa buhay. Lagi nating sasabihin kung loloobin ng Diyos. Dahil tunay na hindi natin hawak ang ating buhay, maging ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya lahat, ipagkatiwala natin sa mapagpalang kamay ng Diyos. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why we're there.